So, punta na akong Kabuyo, Laguna. Punta ako na si Erica Sanchez. On the way! Woo! Basta mag-gasa po, Oscar. Ano nga ang bagay, oh? Clean it. Sana soon! Sana na, soon pa! Canon, baka naman! Oh. What's up mga alien? So nandito tayo ngayon! Sabi niyan, Laguna! Okay! Helmet Boy DPC! Ibabike check natin ngayon dito yung bagong road bike sa market. Ito! Si Forever G700! So meron na ba kayong Forever? Ha? Kung ako tatanungin nyo! Erica! Sige natin ngayon mga alien! Kung ano yung meron dito, ito yung nakasimbado na to mga alien. So like, comment, subscribe. Tatawa ako. So tara mga alien, samahan nyo kayong araw. Alamin natin kung ano meron dito kay Forever na road bike G700. Let's go! Shout out Erica Sanchez. Okay mga alien, tignan na natin kung sulit ba si Forever G700. So ito is latest lang din to sa market. Dati si Forever sa MTB, ngayon naglabas sila ng isang road bike. So tignan natin kung sulit ba to. Simula tayo sa kanyang frame. Yung frame na ginamit dito is alloy 6061. Nasa baba si Erica. Yung Forever pala, nasa baba nandito yung lagay ng ulam natin. Hindi naman nawawala to, wala sa kabila. Yung frame size dito mga alien is walang specific na nakalagay, pero usually mga ganito, mga medium size, no? Feeling ko nasa mga 48 to 50 yung ganito. Yung mga ganito ang itsura, no? Alam ko naman, madami na tayo na budget na ganito eh. Ayan, size sa 700Z, walang nakalagay na specific dito, pero meron ditong Forever na barcode. Ayan, meron din ditong Chinese sa taas, parang warning to, bawal ang tanga, ginawa lang Chinese. Ayan, mag-helmet ka kahit tulog ka. Sa taas, aluminum alloy road bike. Napakasimple lang design niya. Sa taas, meron siyang external cable routing para sa kanyang rim brake sa likod. Sa baba, sa kanyang down tube, nandito naman yung FD and yung RD. Yung welding niya is meron siyang memories of yesterday. Mas makinus pa yung mukha ko dito. Eh, kahit di ako nag-eskinol. Dito naman sa harap, straight tube, nandito yung emblem ng Forever. Ayan, China! Dito naman, sa kanyang C-tube, tubular siya dito. Sa kanyang down tube, tubular din siya dito. Sa kanyang top tube naman, may pagka-flat dito. Parang safe guard na abuso. Ayan. Dito naman tayo, sa kanyang FD. Yung FD na ginamit dito, isa Claris na rin, mga alien. Literal na Shimano, ito yung legit. Pag may nakita kayong ganyan, usually, yan talaga yung nagpapatunay na legit or bago yung bisikletang binigay sa inyo. Dito naman, alloy na rin to. 5034 BCD is 104. Bowel ounce yung ginamit sa kanya. And naka-Halotech. May Laguso ang mapunta sa mundo nila Eugene dyan. And bukas na dyan, Halotech na rin to, 5034. And tignan natin yung chain na ginamit sa kanya. Standard chain lang to. May nakalagay dyan na best chain. Ayan, so laspagin nyo muna bago nyo palitan. Yung RD naman na ginamit sa kanya is a Shimano Claris na rin. Maliit lang yung pulley nito. Is bakit nga is hindi pa nakakaset mga alien ang ginamit dito? Is 11-2018. Ayan yung 28 mga alien. Kaya sana medyo maingay, 11-2018, nasa kalye tayo. Hindi pa ito nakakaset. Yung hubs niya is alloy na rin to mga alien. Wala siyang specific brand. And tignan natin kung may tunog siya, yung hubs niya dito. Tignan natin yung sound check niya, kung pwede ibanta ka sa asawa pag Linggo. Okay. Pwede. Hindi siya maingay mga alien. So makakatakas kayo sa mga asawa nyo. Hindi magigising yung mga chismosa sa bahay nyo o sa lugar nyo. At yung aso ng kapitbahay nyo. Pwede ipantakas mga alien. Bilangan natin nyo kanyang spokes. 4, 8, 12, 16, 20. 24 spokes yung ginamit sa kanya dito. Double wall na rin yung kanyang rims. Yung ginamit naan sa kanya is highway, chariot. And yung gulong is a continental ultra sport. 700 by 25C. Ayan, 25mm. Sa likod naman ito, wala nga pala itong lagayan ng bike carrier. Kita nyo, wala sa ditong butas. Ayan, dumayarin dito. Dito naman sa likod. Yung dapat na kanyang frame dito is naka-QR siya. Hindi siya naka-disc brake, syempre. Yung ginamit sa kanyang rim, yung ginamit sa kanyang rim brake is a wind zip. So kung alam niyo yung wind zip, please lang, mag-asawa na kayo. Kala mo siya may asawa eh, no? Soon, malay mo, di ba? Dito naman tayo sa kanyang seat post.
Seat box ito, medyo mataba-taba. Hindi ito yung usual na 27.2. Malamang sa malamang, nasa 28 to. Yung mga ganito. Forever na rin, alloy na rin yung ginamit sa kanya. May pag-set box siya dito. And yung kanyang stock pedals, ito yung magpapabigat mamaya. Pag tinimbang natin mga Eliel, meron ditong El, Luigi. And sa kabila naman, isa si Luigi. Nakabol ba yung bato mga alien and may medyo mabigat to mga alien, mga 200 grams din to. Yung saddle naman niya is forever na rin yung ginamit, so malambot-lambot na rin. And hindi siya ganun kalaki, yan talaga yung mga pang road bike na mga upuan. Ito yung bakal sa part sa kanya, yung kanyang rigid fork, forever na rin to. And parehas lang to, 24 spokes, double wall alloy, Continental Ultra Sport, 725C yung ginamit dito. And yung QR naman, nasa unahan. Siyempre, QR unahan, QR likod. Yung ginamit sa kanyang hubs, Wang Zeng. Ayan, Wang Zeng. Nakalagay dito, Wang Zeng. Ayan. Dito naman, head tube, is a non-tapered straight tube lang to. Yung ginamit sa kanyang stem, mahaba-haba. So, nasa 90 to 100 mm to. And tignan natin, gineya yung ginamit sa kanyang headset. Ayan. And yung drop bar niya is alloy na rin to. Ayan. Tubi lang siya mga alien. And yung SDI niya, nawawala na tayo. Yung SDI naman ito is a Shimano Claris, literal na Shimano Total Integration. Ayan. So ngayon, alamin natin yung timbang mga alien ni Forever. So tignan natin kung ano yung timbang niya kasama yung kanyang stock pedals. Okay, timbangan time. In 3, 2, 1. Okay, naka-rim brake to. Tignan natin. Okay. 11, 04. Isa pa. Para sigurado. 3, 2, 1. Okay. 11, 09 mga alien. So, ano masasabi niya sa timbang niya? Siguro kung ginawa itong disc brake, mas mabigat syempre. Eh, since naka-rim brake naman to, okay na yung timbang ito mga alien. Para sa akin ha, baka para sa inyo, isa depende, no? Okay, so yan yung timbang niya, nasa 11 kilograms. So ano mo nasabi nyo mga alien? Siguro para sa akin, okay na yung timbang niya, around 11 kilograms, since naka-rim brake naman to. Kung naka-disc brake nga, mas mabigat to mga alien. Para sa akin, okay naman to kasi naka-halotech na rin to. Hindi lang siya naka-full Shimano Claris dahil alam nyo naman, ngayong pandemic is nagkaubusan talaga ng group set mga alien. So okay na to. Claris FD, Claris RD, hindi nga lang siya nakakaset, naka-thread type pa to. Halos lahat sa kanya is alloy na rin. Ang bakal sa kanya mga alien is yung kanyang fork. Eh, usual naman yan sa mga budget or entry level ng mga bisikleta, no? Or ng mga road bike, mga alien. So, magkano nga ba to dito kay Helmet Boy sa Binyan, Laguna? Ang presyo nito is dalawang klase to, mga alien. Yung isang naka-halotech, ito, is a 22,000 pesos. Yung isa namang naka-square taper is 20,000 pesos. So, masasabi nyo, 2K difference, may lago sa papunta sa mundo ni Leugen versus sa wala or sarado. Ano bibiliin nyo mga LM? Para sa akin bibiliin ko yung lago sa papunta sa bahay ni Erica. Okay, so yan na yung bike check natin dito mga LM kay Forever G700. So comment down below kung para sa inyo okay na ba yung specs niya, yung timbang niya, and yung presyo niya mga LM. So yung mga gusto nito is pwede nyo yung puntaan or PM si Helmet Boy. Yung details ng Facebook page nila, Google Map location, number is nandiyan sa video description mga alien. So kung doon nagkakamala, meron dito home credit, sound credit, nag-auta ka nga, nag-forever, G700 ka naman. So yan, maraming salamat. So be it, shoutout din sa'yo, Erica Sanchez, Momo Tuktuk. I'll see you soon. Woo! Love you all, signing up.